Hello, good day po sa atin lahat. Ito yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Ang pag-uusapan po natin ngayon about yung tinatawag na illegal marriages and bigamy. Pag-uusapan po natin yan maya-maya. Grabe. Hello po mga kaibigan, ang pag-uusapan po natin ngayon, yung tinatawag na illegal marriages and bigamy. By the way, ito po yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Yung may tatlong klaseng illegal marriages. Una, yung tinatawag na bigamy. Yung pangalawa, yung kasal na hindi nag-comply sa mga requirements ng batas. And yung pangatlo, yung tinatawag na premature marriages. Dito muna tayo sa bigamy. Ano ba itong bigamy? Yung bigamy from the word bi, dalawa. Other, may tinatawag na polygamy. Poly meaning more. Poly, more. Bi, bigamy, two. Ano yung ibig sabihin yan? Ibig sabihin, you entered into a contract of marriage, second contract of marriage, while yung first marriage mo valid pa. Ibig sabihin, you enter into a contract of marriage before yung first marriage mo na anag, na nullified, or before yung first husband mo was declared presumed dead. Yan, yun ang tinatawag na bigamy. May kulong dyan, ha? 12 years na kulong. By the way, hindi lahat ng bigamy illegal. May tinatawag ding valid bigamous marriage. Yung valid bigamous marriage, yung mga kasal na, for example, you enter into a contract of marriage after you acquired a order from the court na yung first husband mo is already presumed dead. Yung pinag-usapan natin during our previous episode, yung tinatawag na valid bigamous marriage. Pangalawang klaseng illegal marriages, yung tinatawag na marriage the failure to comply the requirements of the law. Iba ito sa bigamy, kasi ang bigamy, lahat ng requirements ng batas for marriage, nandun po lahat yan. Ibig sabihin, valid, supposedly, valid yung kasal ninyo if not for the presence of your first marriage. Yan, bigamous yon, bigamy yon. But itong tinatawag na failure to comply the requirements of the law, yung second marriage mo, or yung marriage mo, you fail to comply the requirements of the law. Like for example, wala kang lisensya. Pangalawa, hindi lang walang lisensya, wala kang marriage license. Pangalawa, yung nagkasal sa inyo, wala palang lisensya to solemnize marriage. Yan, you fail to comply the requirements of the law. And you entered into a contract of marriage kahit na illegal yung kasal ninyo, yan, pwede kayo makulong hanggang 6 years. Yung pangatlong klaseng illegal marriage, itong tinatawag na premature marriage. But itong tinatawag na premature marriage was already decriminalized by the President Benigno Aquino. Si President Pinoy or si Benigno Aquino signed a law decriminalizing premature marriage. Kasi before, after the death of your husband, may ilang araw pa bago ka pwedeng magpagkasal. Or after the annulment of your marriage, may ilang araw pa bago ka pwedeng magpagkasal sa pangalawa. Ngayon, because the premature marriage law was already decriminalized, after the death of your husband, pwedeng the following day, pwedeng ka nang magpagkasal. Or after the annulment of your marriage, pwedeng the following day, pwedeng ka nang magpagkasal. Yun ang mga tinatawag na illegal marriages. Ito po lang kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. By the way, please subscribe po my Facebook page, facebook.com/MarkTolentinoLaw, and sa YouTube page po natin, sa youtube.com/MarkTolentinoLaw. And for free legal advice, please call me landline within Metro Manila, 209-6203. I repeat po, 209-6203. And mobile number natin, pwede kayo mag-text or tumawag or through Viber sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. Thank you po.